Kumusta mga amigo? Kung ang day 1 ng NBA free agency ay ginulat tayong lahat, aba, ang day 2 mga amigo ay talagang pasabog. Pelican star Zion Williamson babalik sa Pelicans dahil pinapirma ito ng rookie max extension for 5-year $231 million. Ayon yan kay Shams Charania. Dagdag pa ni Shams Charania na ang naturang deal ay magdadagdag ng proteksyon sa magkabilang kampo, knowing na si Zion Williamson mga amigo ay nagtamo nga ng injury at hindi ito nakapaglaro last season. So nasa palagay niyo mga amigo, maganda ba ang ginawa ng Pelicans? Naputol na ang mga rumors patungkol dito kay Zach LaVine dahil babalik na ito sa Chicago Bulls for 5-year $215.5 million maximum contract. Ayon niya sa report ni Shams Charania. Ang free agent center naman na si Yusuf Nurkic ay mananatili sa Portland Trail Blazers ng 4 na taon, $70 million ayon niya sa report ni Wolves Naroski mga amigo. Matapos maklear ang waiver ni John Wall, pinapirma ito ng Los Angeles Clippers for 2-year $13.2 million. Brooklyn Nets forward Bruce Brown lumipat na ng Denver Nuggets for 2-year $13 million. Warriors center Kevon Looney mananatili sa Warriors at tinaasan pa ang kanyang kontrata mga amigo. 3-year $25.5 million. Talagang hindi siya papakawala ng Warriors dahil sa matagal na sa team na ito. At talagang gamay na gamay niya na ang sistema ni Coach Steve Kerr. Another addition mga amigo para sa Golden State Warriors dahil ang free agent guard na si Dante DiVincenzo ay pumayag ng pumirma sa Warriors ng 2-year $9.3 million at sa pangalawang taon ay meron itong player option ayon yan sa report ni Shams Charania. Sa day 1 ay walang ginawa ang Warriors at ngayon nga ay pinupunan na nila ang kanilang open spot sa kanilang roster. Kung may nadagdag sa Warriors mga amigo, aba, nabawasan na naman sila dahil ang isa sa kanilang key player na si Otto Porter Jr. ay lumipat na sa Toronto Raptors at nakaset na pumirma ng 2-year deal. Nako, sayang itong si Otto Porter Jr. mga amigo. Malaki pa naman ang kanyang naging contribution para dito sa Golden State Warriors. Kaso nga, may tinatawag tayong cap space. Hindi na kayang papirmahin pa ng Warriors itong si Porter. Ginulat naman ang lahat ng Minnesota Timberwolves mga amigo dahil nakuha nila si Rudy Gobert sa Utah Jazz. Itrinade ng Wolves ang kanilang apat na first round pick at ang 2022 first round pick na si Walker Kessler para lamang makuha itong si Rudy Gobert. So maglalaro ng power forward itong si Karl Anthony Towns mga amigo. Pwede dahil sa matindi naman ang kanyang shooting sa labas. Mukhang magre-rebuild na ang Utah Jazz. Samantala, Indiana Pacers rookie na si Benedict Mathurin na nag-viral dahil sa kanyang komento patungkol kay LeBron James, muling natanong patungkol sa kanyang pahayag. Dito ay sinabi niya na sa kanyang palagay daw mga amigo, si LeBron ay isa sa best player na naglaro ng basketball. Pero siya daw bilang papasok sa liga ay hindi niya pwedeng sabihin na may mas magaling pa kaysa sa kanya. Ganon kataas ang confident nitong si Benedict Mathurin mga amigo. Let's see na lang mga amigo sa pagsimula ng season kung talagang mapapatunayan niya kung gaano siya kalupit na player. Yan lang ang ating NBA updates. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli. God bless.